yan, para hindi umatras. Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. And so far, I hope and pray that we are blessed by what transpired sa ating year-end activities this year. And habang tumatagal ay lalong mas napuprove natin na tayo ay nilagay ng Panginoon, dinala ng Panginoon this place. Smooth, very smooth lang. I know some of you have sabi na parang hindi na mangyayari because I was the one na parang nakakatanggap ng mga PM, private message sa lahat-lahat ng mga umatras. Ako yung unang nakatanggap ng mensahe. Parang sabi ko, Sunday ang gabi pa lang, sabi ko, pam! Isang slice, sakit. Sabi ko parang ang bigat, mabigat ang mabigat. Sino, bukas kaya sino ang mag-message sa akin na atras? Sabi ko kaya, sabi ko, Lord, baka biglang umatras lahat to. Sabi ko, tapos, mabuti na lang, last nag-message si Ate Ami. Sabi ko, atras din si Ate Ami. Sabi ko, yun pala hindi. Parang, nag-confirm talaga. So, praise God, may na-reveal si Lord na weakness ko sa pangyayari ito, year-end. Sabi ko nga kagabi kay Ate Roma, sabi ko, what is your spiritual goal for new year? Sabi ko, total surrender sa Panginoon. Kasi hanggang pagdating dito, sabi ko, may mga traces of doubts pa rin ako. Si Jinjin nagsabi na na, when we get there, we're there. Pero ako hanggang nandito na parang ano pa rin. Sabi ko, Lord, thank you for revealing this weakness to me. Sa year end pa talaga, sabi ko. Siguro, kaya sabi ko, hindi ko pinakialaman yung devotional nila, hindi ko binasa. Sabi ko, spiritual goal pala ang target. So sabi ko parang, thank you Lord for revealing to me my weakness. Para ito yung magiging spiritual goal ko sa next year. So, hindi porket preacher, wala nang weakness, di ba? That's a common knowledge for everyone. But at least, nare-reveal pa rin ng Panginoon. So, ngayong gabi, I will deliver the message of Jonah chapter 3. Sabi ko, nung nag-PM si JJ, sabi ko, sige, testimony na lang kami sa gabing yan. Wala na lang message. But then, the Lord knocked in my heart again Tuesday. Nabasa mo na yung book eh. Ba't di mo na lang gawan? Nang preaching. Then sabi ko, nagkulong ako sa kwarto. Basa ko yung chapter 3. Sabi ko, sige Lord, nagawa ko ng outline. Kaya sabi ko kay Kuya Love, nag-message kami. Dalawa. Kaya yung buong week ko talaga, bago mag-Thursday, doon lang ako sa kwarto. Sabi ko, hindi ko na alam, mag-aaral ako, mag-reply ako ng mga PM. Kasi, dami pa mga ni-encourage ko lahat. And praise God sa mga nag-attempt umatras pero na-encourage. Hindi ko na-mention, tayo naman. Okay, so I wanna start by reviewing to you ang story ng Jonah, Book of Jonah chapter 1 and chapter 2 na pinreach ng ating mga brothers, Brother Love and Brother Hope. So in Jonah chapter 1, we learned about ang utos ng Panginoon kay Jonah. Sabi ng Diyos, go. Sabi ni Jonah, no. Pero nakita natin yung love, mercy, at saka yung grabing abundance ng grace ng Panginoon na to the point na nag-send siya ng intervention, nagpadala siya ng intervention para lang matuloy yung plano niya. So napakadaming madidiscovery sa book ng Jonah, napakaikli. Kaya I praise God sa wisdom ni Pastor Sunny. Nung sinabi niya ito yung theme, binasa ko yung 4 chapter, sabi ko, grabe si Lord nabigay ng wisdom sa pastor namin. Kasi I know that si Pastor parati yung team niya, what the church needs. Kaya sabi ko, yung pagbasa ko pala ng team, no one can run away from God. Sabi ko, wow. Timing ah, sabi ko.
Parang kailangan talaga ito ng church. So, chapter 1, nakita natin doon kung paano na tumakbo si Jonah, pero nag-send ng intervention, nagpadala ng intervention ng Panginoon para lang matuloy pa rin yung plano niya. So, nasabi nga sa preaching ni Brother Hope, chapter 2 is all about the prayers of Jonah. Yung pagsisisi niya, natapos yung chapter sa pagluwa sa kanya ng whale or ng big fish. So, we wanna continue our study in the book of Jonah, in Jonah chapter 3. And if you could open your Bibles, let's all stand as we read the whole chapter. 10 verses lang po yan. Mabilis. Let's read responsibly. I will begin with verse number 1, chapter 3. Jonah chapter 3, verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. And Jonah began to enter into the city and he cried and said, Yet 40 days and Nineveh shall no more be. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. The word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he made to the road for him, however he said to us. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything, let them not feed nor drink water. But let the man and beast eat from his sackcloth, and cry out to God. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not altogether? Verse 10. And God saw their works that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Let us all pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for the reading of your word. We thank you, Father, for this time that you have given us to ponder upon your words again. We thank you, Lord God, for the book of Jonah. And we're asking you, Lord God, to give us heavenly wisdom to understand, Lord God, everything that you want us to learn this evening, Lord, and use your preacher as your instrument. In Jesus' name, amen. Please take your seat. Akala nga Jonah chapter 3 lang, pero dediretsuhin ko na pong Jonah hanggang Jonah chapter 4. Kasi maikli lamang, kasi bukas, may isa pa tayong preaching, may message pa tayo, yun ay pang closing na lang. So, pero mas mahaba siguro yun, kaya siguro kumain tayo ng maaga. Mas mahaba yun, yung outline mahaba, pero it's the Holy Spirit na magpapahaba panalo. So, ito maikli lang, pero ewan ko kung ano ang aabutin nito. So, chapter 3, 10 verses lang po yan, and I want you to take a look at 3 points. 3 points lang po yan, and I entitled this message, Don't Hesitate. So, Jonah chapter 3, our message this evening is entitled, Don't Hesitate. So, gusto ko hong tingnan ninyo tatlong bagay sa chapter 3. Number 1, diretso tayo sa first point. I want you to take a look at Jonah's correct response. So that's the first point. Jonah's correct response. Bakit correct response? Because Jonah chapter 3 is the chapter where God gave Jonah the second chance to fulfill kung ano yung gusto niya at iniutos niya kay Jonah. So correct response because may incorrect response si Jonah. Nakita niyo sa Jonah chapter 1. So, the Lord said go, Jonah said no, pumunta siya sa Tarshish instead of Nineveh. So, nakita niyo yung incorrect response. But then, at this point, chapter 3, we're learning chapter 3, the first point that I want you to take a look at is Jonah's correct response. Ang sabi niya dyan sa verse 3, sundan nyo lang ang inyong mata. So, Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord.
Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey, and Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Okay? So, yan yung titingnan natin, and we will try to appreciate the message of the Lord. That is the correct response. So, ano ang correct response? Sabi nga ni Kuya Love, sabi niyang Panginoon, go! Pero minsan tayo, may mga hesitations tayo. Kasi when we say go, it's go. It's not an option. Hindi yan pagpipilian mo pa kung gagawin mo o hindi. Hindi yan optional sa'yo. Hindi yan sinabi ni Lord na, sige, gawin mo yan after 1 year, gawin mo yan after 2 years, gawin mo yan after 3 years. If you feel the urge in your heart and desire in your heart to do something for the Lord, go! Hindi pwedeng pinagpapaliban. Kahit sa Bible, pagbabasalan ng Bible, if you are alone, nakita mo nakatenga yung Bible mo. Nakita mo lang dyan. Sabi nga ni Kuya Lab, sa Ilunggo pa, pawala ka lang. You're trying to escape the reality, but then God is hunting you down already. Pero nagbubulag-bulagan ka pa rin. Incorrect response yan. So ano ang incorrect response? Titingnan natin yung incorrect response muna ni Jonah. Nagiging incorrect ang response natin if we base our decisions on our own knowledge and assessment. Diba? Kasi nakita niya, pinapupunta siya ni Lord sa Nineveh. Sabi nga natin, yung Nineveh, kilala yan ni Jonah. Kalaban ng mga Israelites. They are notorious. They are torturing their enemies. Kaya alam ni Jonah, pupuntahin mo ako doon? Baka pag nakita pa lang nila akong papunta, tutorturin na nila ako. Guguyurin na nila ako at itutorture. Hindi ko pa nasasabi yung gusto kong sabihin. Guguyurin na nila ako. Kilala niya na. Bakit? Kasi binase niya yung kanyang decision sa kanyang personal knowledge, assessment, understanding. So minsan ganyan din tayo. Diba? Nag-hesitate tayo kasi based on our own personal knowledge and assessment, hindi talaga ako pwedeng pumunta dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawin yan. Naririnig ko sa news kasi ang dami ng virus doon. Hindi ako sasama. Kasi based on my assessment, delikado ang lugar na yun. Diba? So kaya nagiging mali yung ating response when it comes to God's calling because we base our decision sa ating personal knowledge and assessment. Nagiging mali, nagiging incorrect just like Jonah. Second, what makes our decision or response to God incorrect? Prejudiced heart. Okay? When we say prejudice, nag-judge ka na. Bias na yung puso mo. Bakit naging bias si Jonah? Kasi yung puso niya, para sa kanya, enemies talaga yung taga-Niniwa. Papatayin nila ako. Oo, sabi ni Lord, sasabihin ko to kasi masasama silang tao. Pero enemies ko yan eh. Sigurado ako, hindi yan maniniwala sa sasabihin ko. Just like how, okay, we judge our brothers and sisters kapag tayo inuutusan, if you feel the urge from the Lord, desire in your heart from the Lord to share the gospel to someone. Kilala ko yan. Lolokohin lang ako yan. Pagtitripan lang ako yan. Pag kinausap ko yan ng about sa gospel. Baka nga, nag-uumpisa pa lang ako. Pukutyain na ako yan. Kasi kilala ko yan. Bias ang puso. Prejudiced heart. Kaya mali yung response, naging unang response ni Jonah. Incorrect response. Kasi binasi niya sa kanyang prejudiced heart. He struggled with prejudice in his heart. Number three, na pwedeng makakagawa ng ating decision or incorrect response, okay, is our partial surrender. James 1:8. Minsan nagiging incorrect yung response natin. Katulad ng sabi ko kanina, incorrect minsan sa heart ko yung response na nagdududa ako. Bakit? Yung surrender mo sa Panginoon, partial lang. Hindi kompleto. Sinabi mo, Lord, ikaw nang bahala sa amin doon. Pero pag nakabasa ka ng news na may virus doon umaakyat, takot ka na naman. Sabi mo kanina, si Diyos, si Lord bahala sa iyo. Tapos ngayon nakakita ka ng news, takot ka na naman. That's partial surrender.
kalahati lang. Mahirap yan sa isang Christian kasi nagdadalawang isip ka. Hindi ka nakafocus dun sa win ng Panginoon. Hindi ka nakafocus dun sa protection ng Panginoon. 50-50. Kaya nga partial. Ayaw ng Panginoon. James 1:8. Okay. Buksan natin yung Bible para tayo mismo nakabasa. Anong sabi? James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Pag nagdadalawang isip ka, kung ibibigay o isusurrender mo yan sa Panginoon, you are an unstable person. Mas nakakahiya, you are an unstable Christian. Kaya sabi ko dun sa previous preaching, don't let your Christianity be put into question because baka umatras ka pa dun sa talaga bang Christian ka. Kasi if we let our guards down, if we let our Christianity put into question, na de-develop mo yung habit ng pagiging carnal, baka dumating ka sa point na yung taong nakakakita sa'yo, kapwa mong Christian, okay, worse yung mga unbelievers, makakita, yan ba ang Christian? Grabe ang worry. Kala ko ba naniniwala yan? Nakala ko ba kung makapag-share yan about sa Diyos niya? Tiwalang-tiwala siya. Pero makita mo, grabe mag-worry. Diba? You put your Christianity into question. Kaya tuloy nakikita, Christian ka ba talaga? I'm not saying that I'm a perfect Christian. Kaya lang, nakarelate ako, kailangan i-preach. Kailangan i-preach. Hindi pwedeng itago. Okay? Ayaw ng Panginoon ng partial surrender. Gusto niya total surrender. So that's the first point. Jonah's correct response. Hindi nagatubili si Jonah. So Jonah arose and went unto Nineveh. Okay? And Jonah began to enter into the city a day's journey. Wala nang eksena. Wala nang ibang eksena. Wala nang sasakay-sakay pa sa barko kung saan dyan. Diretso, lumakad siya. Direct. Diretso. Jonah's correct response. So dapat ganun din tayo. Yung response natin diretso. When we say go, go. Pag tinawag ka ng Panginoon na magsimba minsan, simba ba ako ngayon? Bakit question pa yan? Diba? Hindi na question yan. Magbabasa ba ako ng Bible ngayon kasi free ako? Hindi na question yan. Parang gusto kong mag-devotional leader. Itutuloy ko pa ba? Diba? Hindi na question yan. Para kay Lord, basta para kay Lord, ituloy mo. Pinupush mo nga yung pumunta ng Wahin eh. Okay? Ay sabi ko last week, may COVID na nun eh. Pinush pa rin namin kasi 5 days, may booking na kami, sayang. Ito pa kaya? Eh? Anong mukhang iaharap ko sa Panginoon? Pinush ko yung Wahin. May COVID pa rin dun ah. Ito pa kayang year-end, di ko ipupush. Diba? Eh nung pasyal nga, pinotektahan kami ng Panginoon. Sabi ko kay Jinjin, i-block mo yung pauwi natin, baka mamaya iskan yung forehead ko, at least vlog din yun. Pero nakarating kami sa bahay, walang checkpoint. So sabi ko, kita mo kung paano ka pinutektahan ng Panginoon. Bakit hindi ko ipupush ang year-end? Diba? Bakit hindi ko i-encourage yung mga nadi-discourage? Pamaya, susulan ko lang yun. Pag hindi sumama, sige, okay lang. Pag gumanon lang ako, wala. Kaya parang kailangan i-push. Push lang sa kay Lord. Kasi partial surrender yun, pag para kay Lord, tumuloy ka pero may duda ka pa rin. Amen? The second point that I want you to take a look at, okay, because of Jonah's correct response in chapter 3, verse 3 to 4, okay, it resulted to Nineveh's complete repentance. Okay? Because of Jonah's correct response, it resulted to Nineveh's complete repentance. So verses 5 to 9, kung babasahin niyo diyan. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them,
For the word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published to Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast nor herd nor flock taste anything, let them not feed nor drink water, but let man and beast be covered with sackcloth and cry mightily unto God. Ye let them turn every one from his evil way and from the violence that is in their hands. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish now? Because of Jonah's correct response, it resulted to Nineveh's complete repentance. Bakit complete? Okay? Simula sa hari hanggang sa pinakamababa, naniwala sa Panginoon. Kaya nga nasabi nila, Jonah is a reluctant prophet. Jonah means dove. Kaya nga lumipad siya sa Tarshish, umalis, kasi dove siya. Okay? Kinoconsider si Jonah na reluctant prophet at siya yung may pinakamaikling preaching sa lahat ng mga prophet sa Bible. Bakit? Anong sabi ni Jonah? Sabi niya doon sa verse 4. And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. Yun lang sinabi niya. Sinundan agad sa verse 5. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. Imagine, isang verse lang. Sinabi niya lang yun, ganun. Within 40 days, you will be distracted. Verse 5, believe God. Nagkulang ba ang author? May kulang ba sa Bible? May sinortcut ba sa Bible? Wala. This is not incomplete. Ganito talaga kabilis ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi nila, parang sinortcut naman ito kasi minor prophet kang si Jonah. No, this is complete. Ganun kabilis ang pagtrabaho ng Panginoon. Kaya nga, complete yung kanilang repentance dahil galing sa hari papunta sa kabababaan. Kung babasahin mo yan lahat, ma-appreciate mo. Diba yung way of showing repentance, there were inner convictions doon sa mga tao sa Nineveh, and makikita mo yun sa kanilang outer displays. Nakikita mo, umupo. They put on sackcloth, they sat on ashes. That's a display ng kanilang pagsisisi sa Panginoon. Ganun ang kabilis. Anong matututunan mo dito? Kung ikaw ay isang Christian, Nineveh's complete repentance. Minsan kasi nagdududa ka eh. You trust God, but you don't obey Him. You obey God, but you don't trust Him. Ulit-ulit na ng mga preachers yan eh. Trust and obey. May kanta pa. Faith and obedience go in one bundle. Hindi pwedeng magkahiwalay. Those who trust God, obey Him. Those who obey Him, trust Him. You obey God, pumunta ka dito, okay, to have fellowship with your brethren because it's year end. God has been calling you. Ako'y naniniwala, hindi natin pinilit lang to eh. Because this has been booked, this has been planned, this has been prayed for bago pa lumabas yung COVID na yan. Kaya walang rason na hindi mo itutuloy to. Pinush mo to because you want to obey God, but you have to trust Him as well. Hindi pwedeng you believe God, you trust God, but you don't obey Him. Hindi pwedeng pumunta ka dito, but you don't trust Him. Diba? Normal lang yung worry, hindi normal yun. Okay? Pag may worry pa tayo, I'm not exempted. Okay? Pag may worry pa tayo, hindi pa 100% yung surrender natin. Start to ask yourself, start to question yourself about your worries. Because that is the total surrender sa Panginoon. So ano ang matututunan pa natin? Nineveh's complete repentance. Sabi nga natin sa Matthew 28, Go ye therefore. Sinabi din ng mga preachers. Go ye therefore. Buksan nyo. May something interesting sa series of verses na yan. Matthew 28. Okay, Matthew 28. Ang context niyan
nung nabuhay ulit ang Panginoon after 3 days, di ba? Binisita siya ni Mary Magdalene and the other Mary. Bukas na yon. Tapos sabi ng anghel na nagpakita, pakisabihan yung mga disciples niya. On their way to the disciples, nagpakita pa ang Panginoon. Sabi niya, pakisabihan yung aking mga disciples na magkikita kami sa Galilee. Anong sabi sa verse 17? And when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Disciples na yun, ang Panginoon. They worshiped him, pero ang iba, nagda-doubt. That is true. Kahit ngayon. Christians are claiming to trust and have faith in the Lord. Pero obedience kulang. Nag-o-obey sa Panginoon, pero kulang ang trust. Diba? Disciples na yan ng Panginoon. And I believe that the Word of God is true and real up to this point. May mga Christians na nag-o-obey lang, pero walang trust sa Panginoon. May mga Christians na nagtatrust sa Panginoon, may faith, nagtitiwala, pero pag inutusan ng Panginoon, hindi mag-o-obey. So faith and obedience is in one bundle. Okay? So, go ye therefore, sabi dyan, sa complete, or sa Matthew 28:19. So, Nineveh's complete repentance. Minsan, akala mo, ang hirap-hirap sira ng kapamilya mo eh. Kasi prejudiced heart ka nga. Pero nakita mo ang ginawa ng Panginoon kung gaano kabilis. Diba? Hindi ma-imagine ni Jonah yun. Na maniniwala agad ang taga-Niniba. Ganun ang kabilis, sinabi ko lang ganyan. Naniwala agad sila, nagsisi agad sila sa kanilang kasalanan. Unbelievable. Minsan ganyan ka rin. Okay? Nauunahan mo na, ayaw kong siran yan. Kasi matigas na tao yan. Pilosopo yan. Kakantsawan lang ako niyan. Pero hindi mo alam paano gumalaw ang Panginoon. Diba? Minsan nga, addict pa ang ginagamit ng Panginoon. Minsan nga, basagulero pa ang... Minsan nga, mas madaling kumausap ng basagulero, tumatanggap agad eh. Kaysa yung mga matitino, mas mahirap pang i-shiran ng ano yan, gospel yan. So that's the second point. Because of Jonah's correct response, first point, it resulted to Nineveh's complete repentance. Because of Nineveh's complete repentance, it resulted to God's compassionate remission. Compassionate remission. When we say remission, forgiveness of sin. Verse 10, basahin natin sabay-sabay. Okay. Basahin natin Jonah chapter 3, verse 10. And God saw their works that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. Dahil sa kanilang pagre-repent, pagsisisi, pagpapakita sa Panginoon ng kanilang faith and repentance sa Panginoon, pinatawad sila ng Panginoon, binawi ng Panginoon yung destruction na gusto niyang gawin sa Nineveh. So that is a display of his compassionate remission. So ano ang punto dito? At the end of the day, it's all about God's love, mercy, and grace. Ito yung gusto niyang makita natin. Ito yung gusto niyang makita ni Jonah. Kasi ang all this time, iniisip ni Jonah, God is sending me to Nineveh to declare and to announce, to inform them that they will be destructed. Okay? Pero hindi niya na-realize na ang punto talaga ng Panginoon is to show His love, mercy, compassion, and to forgive them of their sins and ending up believing on Him. Hindi nakita ni Jonah yun. Kaya minsan, tayo ganun din. Akala natin, okay, ganito lang yan, kaya ayaw natin gawin. Pero may purpose ang Panginoon. Kaya nga, pag tumnagin ka ng Christian, you will not assess the situation by yourself. You will fully give your trust to the Lord na meron siyang intention, meron siyang goal. May plano siya.
kung bakit niya ikaw pinapagawa ng ganyan. So itutuloy natin yan. Okay? Sa chapter 4. Basahin natin sabay-sabay para mabilis tayo. Mabilis na naman, no? Malapit na. Okay? Tuloy pa ba? Chapter 4. Basahin natin sabay-sabay. But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Then said the Lord, dost thou well to be angry? So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted and wished in himself to die, and said, it is better for me to die than to live. And God said to Jonah, knowest thou well to be angry for the gourd? He said, then said the Lord, thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither mayest grow, which came up in a night, and perished in a night. And should not I spare Nineveh, the great city, wherein are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. Okay. So nakita natin, doon sa chapter 3, pinatawad ng Panginoon yung mga taga Nineveh. But in response, anong naging reaction ni Jonah? Nagalit. Nagalit siya. Inutusan siya ng Panginoon to go to Nineveh to bring the message of God. Ngayon, pinatawad ng Panginoon ang taga Nineveh. Nagalit. Sabi niya, Lord, yan talaga ang rason kung bakit ayaw kong sumunod sa iyo. Pumunta ako sa Tarshish. Kasi alam ko, hindi mo rin talaga sila sisirain. Hindi mo rin talaga sila papatayin. Mapagpatawad ka kasi. Maluluyon ka kung sa ilunggo. Okay? Maawain ka. Mahabagin ka. Tingnan mo, pinatawad mo sila. Hindi mo naman sila pinatay lahat. Kaya talaga sa una, ayaw kong sumunod sa iyo. Anong ginawa? Nag-walk out. Nag-walk out. Okay? Sumunod sa Panginoon, utos ng Panginoon, nung nakita na yung gustong gawin ng Panginoon, nag-walk out. Nagalit pa kay Lord. Confusing, di ba? Confusing. Christian ka, sabi mo, I will obey the Lord. But you don't trust His will. I will obey the Lord. I will do what He wants me to do. But you don't trust His will. Yan. Yan ang application dyan. Kaya ka nag-walk out. Kaya ka tumitigil magsimba. Nag-o-obey ka kay Lord. Pero pag pinapakita na ni Lord kung anong gusto niyang mangyari, ayaw mo. Walk out. Confusing ka. Diba? Confusing ka. Gusto mo, sabi mo, gusto mong i-obey si Lord. Ngayon, ayaw mong mag-trust kung ano ang purpose ni Lord. Bakit ka gustong bigyan ng ganyang trabaho? Gusto mong mag-take part sa ministry. Pero ang pagluluto kasi kailangan commitment every other month or ano yan. Ang pag-preach kasi, every month yan, kailangan mo mag-preach. Napagod ka na. Okay? Gusto mong mag-obey sa Panginoon. Pero nag-walk out ka. Confusing ka. Okay? Anong lesson? When we are confusing, God is consistent. Nag-walk out si Jonah. Binago ba ni Lord ang plano niya? Hindi. Okay? Mag-walk out ka man sa ministry, tuloy-tuloy ang ministry. Hindi mo naman to ministry. Ministry naman to ng Diyos eh.
When we are confusing, God is consistent. Umalis ka man sa church na to, maghanap ka man ng ibang church, tuloy-tuloy ang ministry. Kasi hindi mo to ministry. Iniisip mo dahil wala ka dito, hindi matutuloy. Aalis ako dyan, sigurado babagsak yan. Ministry mo yan? Diba? When you are confusing, God is consistent. Kaya tayong mga Christians, patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Pag hindi mo maintindihan yung sarili mo, doubt yourself. Don't doubt God. Doubt yourself. Parang mali na to, Lord. Okay? Gusto ko ngayon mag-devotional leader. Nahihirapan ako mag-study, walk out ako. Gusto ko ngayon mag-serve sa Panginoon. Gusto ko mag-take part sa ministry. May dumating na sitwasyon sa buhay ko, walk out ako. Confused ka? Doubt yourself. Doubt your commitment. Doubt your surrender to the Lord. Huwag mong ipagpatuloy yung likumong daan. Baka kami ang mag-doubt sa iyo na Christian ka ba? Okay? Baka pagdudahan ka, baka mag-stumble pa yung ibang kasama. When we are confusing, God is consistent. Kung confusing na yung galaw mo sa ministry, parang hindi ko na alam ah. Nag-church hopping na ako, wala na ako sa TMCM. Pagdating ko dito sa church, parang hindi ko pa rin mahanap yung hinahanap ko. Punta na naman ako sa ibang church. Pagdating dun, may mga struggle pa rin ako. Confused ka. You're doubting yourself. Okay? Confusing na yung buhay mo, doubt yourself. Don't doubt God. Sabihin mo, paano ba talaga, Lord, ang will mo sa buhay ko, Lord? Lord, tama ba yung pinapagawa mo sa akin? Nagdo-doubt ka pa eh. Doubt yourself. Don't doubt God. Because when you are confusing, God is consistent. Mag-walk out ka man, si Lord itutuloy ang plano. Pero talagang mahabagin ang Panginoon. Sa story ni Jonah, itutuloy natin, okay? Second point, chapter 4, dyan sa verse 5 to 6. Suplado si Jonah, no? Nag-walk out. Okay, sabi niya sa verse 4, sabi niya, may right ka bang magalit? Okay, thou wast thou well to be angry? So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth and sat under it in the shadow till he might see what would become of the city. Gusto niya pa rin matuloy yung gusto niya. Kaya siya umalis dun sa city, nanonood lang siya dun sa labas kasi gusto niya makitang i-distract ng Panginoon yung Nineveh. Ayaw niyang mamatay dun. Kung wawasakin ng Panginoon yun, ayaw niyang mamatay dun. Okay? Nasa heart niya pa rin yung gusto niya. Ayaw niya pa rin, nagko-contradict pa rin siya sa gusto ng Panginoon. Pinatawad na ng Panginoon eh. Nag-walk out, nagalit kasi pinatawad. Nag-walk out, lumabas. Sige, standby ako dito. Ihintayin ko hanggang wasakin ni Lord yan. Sinabi na nga ni Lord na hindi niya wawasakin eh. Nagko-contradict ka pa rin. Okay? Pero anong ginawa ng Panginoon? Verse 6, and the Lord God prepared a gourd and made it to come up over Jonah that it might be a shadow over his head to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd. Kinomfort niya pa rin si Jonah. Nag-walk out na lahat-lahat. Nagko-contradict na lahat-lahat. Mahabagin talaga ang Diyos. Kinomfort niya pa rin, tinabunan niya pa rin nung gourd. Okay, parang vine yan siya, di ba? Na parang plant. Okay, nag-provide ng shelter sa kanya para hindi siya mainitan. So second point, when we are contradicting, God is comforting. Okay? Kasi anak niya eh. Okay? Pag si Yaya nagtampo, sisipahin ko ba agad yan sa palabas sa bahay? Hindi. Kukomfort ko muna. Kahit nagko-contradict siya sa gusto ko, ganun din ang Diyos. Anak niya eh. Mahabagin siya, merciful. You don't deserve it, but He's giving it to you. Kaya minsan nagkukontra ka sa kagustuhan ng Panginoon, kinukomfort niya pa rin niya. But take note of this. Don't force yourself way too far from God. Huwag kang masyadong lumayo. Yung pride mo bilang Christian, okay lang. Nag-stop akong mag-serve kay Lord. Okay pa rin naman ang buhay ko. Hindi pa rin naman ako natatanggalan ng trabaho. Okay lang, inactive ako, medyo inactive ako sa ministry. Okay lang.
Sweldo ko okay naman, stable naman ako. Huwag mong sasagarin ang Panginoon. You are contradicting, He is comforting you, but don't push yourself too much. Huwag mong ipupush yung sarili mo away from God. Don't attempt to do God's work apart from His presence and power. Don't attempt to do God's work apart from His presence and power. All this time, you're thinking that you're doing God's work. Akala mo okay lang. Akala mo formality lang kasi si Lord eh. Nagsisimba naman ako, Lord. Nandiyan naman ako every Sunday. Okay na yun, Lord. Minsan, pag may mga bago, kinakausap ko naman. Okay na yun, Lord. Okay. Pero, hindi mo naalala way back before, naglagay ang Panginoon ng desire sa puso mo to serve Him. Okay? In any part of the ministry. Alalahanin mo, naglagay, okay? Naglagay ang Diyos ng desire sa puso mo na mag-serve sa Kanya. Pero ang gusto mo, banjing-banjing lang, kalma-kalma lang, nandiyan naman ako. Gusto mo attendance lang, pero ayaw mo ng cooperation. But God is still comforting you because you're still here. Kaya sabi mo, okay, okay lang, kasi nandito pa naman ako. May trabaho pa naman ako. You are contradicting His will and His call. But God is still comforting you. But don't push, okay? Don't force yourself way too far. Huwag mong hintayin na masipa ka ni Lord. Yan lang yan. So dyan sa verse 10 to 11, then said the Lord, thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night and perished in a night, and should not I spare Nineveh, the great city, wherein are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much a cattle. Remember yung gourd na nag-cover kay Jonah? That's a comfort from the Lord para hindi siya mainitan doon. But then, akala niya kinukomfort siya ni Lord, no? Okay? Pero he cannot expect God's na wisdom. Ang ginawa ng Panginoon, nagpadala siya ng worm. Okay? Nagpadala siya ng worm para kainin yung gourd, yung plant na magko-cover sa kay Jonah. Kinaumagahan, uminit. Okay? Wind blew. Ang init. Sobrang init. Masakit sa ulo. Sabi ni Jonah, patayin mo na lang ako, Lord. Kaysa naman, maiinitan ako dito. Okay? The gourd. Comfort ng Panginoon. May trabaho ka ngayon. Okay? Kaya ka pinag-iingat. Don't push yourself. Don't force yourself too much away from God. Kasi hindi mo alam yung wisdom ng Panginoon. Sige. Pabanjing-banjing ka lang dyan. Bukas may worm, mamamatay. Yung gourd mo, mawawala yan. Ano yung gourd mo? Trabaho mo. Health mo. Ano pag nawala yan? Sasabihin mo na lang, ano, patayin mo na lang ako, Lord. Diba? Kaya don't push yourself too much away from God. He is a God of second chances, but He is just. Remember that. God is a loving God. You can say everything about God, but He is a just. Don't force yourself too much away from Him. Kasi yung gourd mo ngayon, yung comfort mo sa buhay mo, kahit pabanjing-banjing ka lang, okay naman ako. Hindi naman ako pinapabayaan ni Lord. But try. Try to realize ano ang binigay sa iyo ng Panginoon na gawin mo. Hindi lang to be there, but to cooperate in His ministry. Huwag mo sabihin, pinadala ka ni Lord dito sa Thailand para lang magsimba. Hindi. Diba? May ministry. Walang ministry ang Team CF. Si Lord ang may ministry. We're not asking for your loyalty sa Team CF. We're asking your loyalty sa Panginoon. Epekta lang yan. Pangalan lang naman Team CF. Anytime, pwedeng mapalitan yan. Okay? But the ministry of the Lord is there. Don't force yourself too much away from it. Because at the end of the day, natapos ho
yung book ng Jonah in chapter 11. And should not I spare Nineveh, the great city, wherein are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle? Sabi ng Panginoon, ba't ka nagagalit na naman sa pagkamatay ng gourd? Pagka wala ng comfort ko sa'yo? Ba't ka nagagalit na naman? Okay? Ibig sabihin, ba't ka nagre-rebelde? Bakit mo sinasabi sa Panginoon na patayin mo na lang ako, Lord? Dahil wala na akong trabaho. Wala na akong pamilya. May sakit na ako, Lord. Patayin mo na lang ako, Lord. Bakit mo iniiyakan yan? Si Lord din naman may bigay niya na. Ba? Bakit mo iniiyakan yan? Iniiyakan mo nga yung trabaho mo? Iniiyakan mo yung health mo? Na si Lord ang nagbibigay at nagpipreserve? Ngayon, hindi ko isisave yung Nineveh? Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, okay? Iniiyakan mo nga yung trabaho mo, worry na worry ka nga sa trabaho mo, sa future mo dito sa Thailand, pero hindi mo iniisip ang ministry. Diyos ang gumawa ng ministry in the same way that He gave you your job. Paano pag nawala yung job mo? Paano pag nawala yung health mo? Inuuna mo pa yun eh, kaysa sa ministry ng Panginoon. That's the lesson. Because at the end of the day, when we don't care, God is still compassionate. Iniisip pa rin ni Lord, oh. Verse 11, isisave niya pa rin ang iniba. Consistent si God, eh. Yun pa rin ang iniisip niya, compassionate pa rin siya. Anong ibig sabihin? Compassionate pa rin siya, ministry pa rin ang iniisip ng Panginoon. Mas importante sa kanya ang ministry. Diyos siya, eh. Siya nagbigay ng lahat, eh. Binigyan kanya ng trabaho, itutuloy niya yung ministry, mawalan ka man ng trabaho. Yan yung lesson dyan. When you don't care about the ministry, God is still compassionate to continue the ministry. Sinong nawalan? Ikaw. Diba? Ikaw ang nawalan. Kaya kung makikita mo yung Jonah, it's not just about trust, obedience, not running away from God. It's all about God's love. Kung titingnan mo, iso-zoom out mo yung story ng Jonah, it still points to Christ. Bukas, yan ang ating pag-aaralan. Ano yung koneksyon ng Jonah kay Christ? We will try to find out that Jesus Christ is a better Jonah. Kasi si Jonas, pasaway eh. Parang tayo eh. But Jesus Christ is not. We will try to appreciate the beauty of the Bible. We will try to appreciate the beauty of each story in the Bible, of each character in the Bible, of every text in the Bible. We will try to conclude and we will try to confirm that they all lead to Jesus Christ. Because at the end of the day, it's all about God's love, mercy, and grace. Okay? Consistent ang Panginoon hanggang verse 11. Bahala ka dyan, magpasaway ka, Christian ka. Itutuloy ko ang plano ko. God's love, mercy, and compassion. Bakit niya gusto? Kasi gusto niya ma-save talaga ang Nineveh. Gusto niya ng revival. Gusto niya ma-save yung tao kung saan man kayo nilagay ngayon. Ibig sabihin, priority ni Lord ang ministry. If you are not in the ministry, you're not a priority. Yun lang yun. Gusto mo mang umalis, edi huwag. Okay? Bawiin na lahat ni Lord sa iyo, pero ang ministry, yun ang i-uphold niya. Yun ang mas importante sa kanya. So we will try to learn tomorrow anong connection nitong Jonah na ito. Jonah, personally, ano ang connection niya kay Jesus? Kay Jesus. So I hope and pray that we have learned something as we end up our study with Jonah. And tomorrow, it's gonna be a longer message because we will try to appreciate the connection of Jonah, other characters in the Bible, all the stories in the Bible, and every text in the Bible, we will try to confirm again that they all lead to Jesus Christ. Napakaganda, kaya sabi ko, basahin nyo eh. Kasi yung beauty nito, grabe. Okay? Pare-parehas ng sila lahat. Okay? Para may three bukas na. Okay? Kasi napaka-substantial, maliit lang siyang libro eh. Parang gusto ko nang ituloy, pero para meron pa bukas. Diba? Substantial eh.
Ma-appreciate mo, ang ikli-ikli lang ng Jonah, chapter 4, 4 chapters lang. Pero may connection siya doon. David, Abraham, Moses. Saan sila naka-anchor? Jesus Christ. So we will try to appreciate it tomorrow. I hope and I pray that we have learned from the book of Jonah in this year-end fellowship. Trust, obedience. Stop running away from God. Wala kang choice. Gusto mo tawagin kang genuine Christian. Okay? But if you're running away from God, you're putting your Christianity into question. Okay? Takot ka sa COVID. Hindi ka takot kay Lord. Yun lang. Takot din naman tayo lahat. Diba? Kung takot ka, ingat ka lang. Pero huwag mong patungan yun. Huwag na mas takot ka pa kay COVID kaysa kay Lord. Ano man ang mangyari after this? Okay lang. Si Jinjin ayaw pumayag eh. Mawalan man ako ng trabaho, wala mo kailan, sabi ko. Bakit? Mamamasyal ba ako doon? Hindi! That's for the Lord! Mawalan ako ng trabaho, inanong ako! Sabi ko na. Diba? No guilt feelings. Hindi ako guilty. Bakit? Kay Lord yun eh. Diba? Ay Lord yun. Guilty ako kung nawalan ako ng trabaho na masyal ako sa wahin. Diba? Pero kay Lord to. Pero sabi ni Jim, hindi tayo mawalan ng trabaho. Sabi niya, hindi, ako lang naman talaga. Ako naman talaga yung taong pinakawalan ko na nga yung barko eh. Diba? So, that is not a better place. This is a better place for us. So, ang dami mong na-miss. Hindi kita pinapainggit. Pero ang dami mong na-miss. Bakit? Kapag gumawa ka ng para kay Lord, dami, kita mo. Nagsastudy ako, nasasmile ako eh. Sabi ko, sige, tapos na yung fellowship ng mga boys, tapos yung fellowship ng mga bata naman. Busog na busog tayo eh. Wala naman tayo dito nagsusugal, hindi naman tayo naninigarilyo, hindi naman tayo nagdidisco, hindi naman tayo nag-ano. We are here to glorify the Lord. May bilyar lang daw. Diba? So I hope and I pray that na-bless tayong lahat. And we will be rooted in God's Word. At patuloy tayo, we will keep the excitement to study the Word of God. And kung ano man yung pinaprepare ni Lord sa atin ngayong 2021. A better TMCM for the Lord. Okay? Mas marami pang members. Prepare to move out from the mission house. Kasi baka dumami na tayo. Diba? Mga ganun bagay. It's good to be excited. It's for the Lord. Okay? Kaya yung mga umalis, tawagin nyo na ulit. Ganun lang yan. Kaya lang, pag tumakbo sila, yan muna. Kailangan pa lang sumakay ng barko. Sige. Let's all stand. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this time that you have given us. Thank you, Father, for talking to us this evening, Lord God. Thank you, Lord God, for using your preacher, Lord God, to deliver your word. We thank you, Lord God, for the joy in our hearts as we ponder upon your words. We thank you, Father, for the book of Jonah that you have used, Lord God. We thank you for your word. We thank you for the Bible, Lord God. We thank you, Father, for the encouragement that it brings us. Thank you, Lord God, sa fellowship na ibinigay mo sa amin, Lord God. Sorry, Lord God, if we have doubted at some point. Sorry, Lord God, if we failed you when it comes to our surrender to you, Lord God. Father, we believe that what we have started, you will finish it. Help us, Lord God, to look upon you, Lord. Kami nakasentro lamang sa iyo, Panginoon. Whatever we learn from this year-end fellowship, Lord God, we are praying, Lord God, that you will continue to use those learnings, Lord God, and enable us to apply, Lord, as we continue to be of service to you, Lord God, in your ministry. Thank you, Lord God, for this ministry. We thank you, Lord God, for
the knowledge and the wisdom that you have given our pastor, Lord God. We thank you, Father, na wala man siya dito, Lord, but you are with us. And you are still using him, Lord God, to continually guide us, Lord God. We thank you, Father, for the joy in our hearts, the happiness, the bonding, Lord God, the fellowship. We thank you, Father, sa pag-aalaga sa amin and protecting us, Lord God, here in this place. As we give you all the glory and praise, Lord God, we continue to commit, Lord God, the rest of the time that we have here. And we believe, Lord God, that you will order our steps pabalik sa aming mga bahay, Lord God. We thank you, Father, for the excitement that you have put in our hearts, Lord God, as we continue this ministry that you have given us. We praise and glorify your name. In Jesus' name. Thank you.